tayo ng pila, ha? Sanay na ang senior high school student na si Annalyn na makipagsiksikan at makipag-unahan para makarating sa eskwelahan. Pero hindi siya mapakali kanina dahil mas matagal dumating ang mga jeep kumpara sa nakasanayan dahil sa transport strike. Wala po akong mahanap na pwedeng sakyan sa Kubaw, Palimol. Wala kang masakyan lalo na maraming sasakay. Kasabay ng strike ang pagkilos sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, kasama na sa Pasig, Maynila at Caloocan. Para sa amin din eh, kasi baka kami matuloy yung pesa at ganun. Eh siyempre eh, kasama ko yun eh. Di ba? Kaya lang makisama kung may mangarang. Pag wala din tuloy. Ang ilang driver naman humiga pa sa kalsada sa may Monumento Circle bilang protesta. Tutol ang grupong piston sa December 31, 2023 deadline na mag-consolidate o bumuo ng mga grupo ang mga operator at driver para mas madali sila makapag-loan sa banko at mapalitan ang kanilang mga traditional na jeepney. Talagang nababaon sa kumunoy ng paglubog ng kanilang ekonomiya sapagkat hindi biro ang halaga ng mga sasakyan na inilalako sa kanila ng pamahalaan. Ang panawagan natin sa LTFRB ay hindi dapat panggigipit. Hiling naman ng isang grupo ng mga commuter, may ayos na sanang usapin ng jeepney modernization, lalo't naiipit ang mga commuter. Tingin namin pwede mag-coexist ang modern at ang traditional jeepneys kung kailangang i-phase out ang particular units, pero hindi lahatin. Giit ng LTFRB, pinadali na ang proseso ng consolidation at hindi rin pipigilang pumasada ang hindi aabot sa December 31 deadline. Ayon naman sa LTFRB at MMDA, normal na sitwasyon ang naobserbahan nila. Sa 12 ruta na minonitor ng mga ahensya, hindi nagbuhol ang dali ng trapiko dahil sa strike, kahit pa suspendido ang number coding scheme ngayong Lunes. Key areas are only Novaliches, Commonwealth and Pasig. Other than that po, normal po ang sitwasyon ng trapiko. We can categorically say na hindi naman po naparalisa yung pampublikong transportasyon. Baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. Ipinaliwanag rin ni Vice Presidente at DepEd Secretary Sara Duterte kung bakit hindi na sila nagsuspindi ng klase di tulad ng mga nakaraang strike. The general rule is there will be no cancellation of classes during a transport strike. The only exception is if the local government units will declare a cancellation of classes, but the MMDA do not recommend the cancellation of classes. Handa naman ang mga otoridad sakaling tumagal ang transport strike. Karen, sa pinakahuling pahayag o ibinigay na pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista ay pinuri niya ang paghahanda ng iba't ibang ahensya para maibsan ang epekto ng tigil pasada sa mga commuter o pasahero. Anya ay sinubukan na niyang kausapin ang piston para maitama ang umano'y mga maling akala ng grupo hinggil sa PUP modernization at umaasa pa rin si Secretary Bautista na mareresolba ang issue sa mahinahong pakikipag-usap. Nakakwentuhan at nakausap natin ang ilang mga pasahero dito sa elliptical at sinasabi nga nila na sana nga ay ma-resolba na itong issue na ito dahil sila yung naiipit at bukas ay nangangamba sila na baka maging pahirapan ang pagsakay papunta sa kanilang mga destinasyon katulad sa klase o kaya sa trabaho. Karen? Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,